Welcome sa ating channel. Ito po mga kaibigan ng mga gemstone po, mga rough diamond to sapphire ay lilinisan po natin mga kaubayan. Pakita ko po sa inyo kung paano linisin yung mga rough diamond, paano siya itumalaki, paano siya linisin gamit po ang solusyon na muriatic acid na kaubayan. So gamitan natin ng muriatic acid. So ito po ang pamamaraan para maglinis ng gemstone. Actually minerals po ito. Ang minerals gagamitan din po natin ng mineral oil. Pagkatapos po nitong ibabad sa muriatic acid ay ibabad din naman natin ito sa baby oil o mineral oil. Kahit hindi baby oil, basta mineral oil. Hindi po pwede ang cooking oil. Mineral oil yung mga mapuputi talaga na oil, na malinis na mineral oil. Johnson baby oil, mga baby oil na kung saan ay nakalagay mineral oil, pwede po pang babad dito sa gemstone. So ibabad natin dito ibabad natin ito sa mineral oil pagkatapos ng ibabad natin sa muriatic acid. Ibabad natin sa muriatic acid ng kahit isang oras, at babad din natin dito sa mineral oil o baby oil mamaya. Pagkatapos ibabad dito sa muriatic acid. So atin pong linisin mga kaubayan gamit pong muriatic. Ibabad natin dito yung mga gemstone natin. mga uncut gems. Babad natin itong muriatic acid. Buksan natin yung muriatic acid. Babad natin. Ayan. Kukuluin. Ito yung bato. Babad sa muriatic. Kulang pa eh. Dagdagan natin yung magpas doon. Yan, nakababad na sa muriatic acid. Yan, ano natin yung mga ilang oras. Isang oras, kahit dalawang oras yan. Isang oras. Malilinis po yung itim-itim na yan. At kikintab yan ng napakaganda po ka natapos po ang pagbabad, at pagbabad din po sa mineral oil mamaya. So pabayaan muna natin ng ilang oras mga kababayan. So after 1 hour po sa pagbabad natin, nakita natin gumanda po ang kulay at luminis gamit po ang muriatic acid. Nilagyan ko rin po ng konting nitric acid kaya naging aquarehia na po itong ating binabad. So kung ordinary yung bato yan, wasak-wasak yan. Si aquarehia nakakatunaw na ng mga batong may mga metal na bato, tunaw dyan sa aquarehia. Nakita niyo yung ganda na ng kinis niya. Gemstone. Yan po ay mga brown diamond. Uncut brown diamond yan. Pag napolish yung clarity niya. Nakita niyo maganda siya. So hindi pa yan napolish eh. Pag
angkat pa. Itong bilog, yan yung bruto. Bruto, sapphire, uri ng mga sapphire yan. One of the precious stone din yan. Kaya lang hindi pa yan nabiyak. Ang laman niya puti din kapag nakinis, brillante ang tawag sa mga Kastila. Ginagawang brillante, substitute din ng diamond yan kasi scratch resistant din naman yan. Although nai-scratch yan ng diamond kapag pinag-dikit ninyo yung diamond at saka yung sapphire, nai-scratch ng diamond yung sapphire sapagkat mas matigas itong diamond kaysa sa sapphire. Ang tigas ng sapphire na yan hanggang 9B yung ruby 10. Ito namang diamond mataas po ang kanya, ang scale ng kanya, tigas yung toughness, yung hardness niya, kaya kakaya niyang scratch yung kapwa niya matigas yung corundum, yung sapphire at saka ruby, mga corundum kayang i-scratch ng diamond. So yun po, nalinis po natin gamit ang muriatic at atin po itong hugasan at ibabad na naman natin sa kwan, sa langis na mineral oil, kasi mineral din kasi itong mga bato. So pag nag-absorb yan ng mineral oil, shiny po siya. So mineral sa mineral, shiny ang uncut diamond kapag naibabad sa kwan, sa mineral oil. Mapapansin natin yung bandang taas, yan ang tinatawag na clear diamond, yung clarity ng bato. Yan yung tinatabas at ginagawang diamante na nasa taas. At kita niyo, shiny siya na. Malaki yan, buong bato yan eh. Nababad ng ilalim niya. So atin na po itong hugasan. Mababa yan. Katich. So, illumination natin. Buhos natin to. Wow, man. Gemstone, uncut gemstone. Bubuksan natin ng tubig. Para mawala yung acid. Linisin po natin ang gamit yung sabon. Ulit dito natin ilagay. Uncut gems natin linisin gamit yung
sabon. Yun, binabad na natin ito sa muliatik. Brasan na naman natin ang sabon. Gamit yung sabon. Yun, nababad na natin ito sa acid eh. So, sasasabon na naman natin ito yung init eh. Brasan natin para malinis ito yung bato. Yung bato. Porting araw yung bato. Uncut brown. Uncut brown ito eh. Toothbrush, may toothbrush pwede dito. Ang linis, gamit ang sabon. Pero nababad sa muliatik, kaya malambot na yung dumi. Pwede na ang kwan. Linis na. Mag-lipstick eh. Kurundum to kurundum. Uri ng ruby. Sapphire at saka ruby. Ito yung tinatawag na kurundum. Brown kurundum. Oh, kung kahanay ito ng ruby o kahanay ng sapphire to. Basta kurundum. Lalabas ito sa scanning test ng computer yung anong uri yung nakahalo ito, chromium ba, vanadium ba, or siyang ba ito magkakakulay kapag nahaluan ng mineral sa loob, kaya nag-iiba-iba yung kulay yung diamond carbon carbonated. Kaya nag-iba-iba din ang halo sa loob. May mga diamond na green, blue. Mga sa mineral kasi, depende sa halo. Rundum sapphire. Bruto sapphire. Nasa loob talaga yung ano niyan. Baka nabuo ito nung ganyan na siya.
tingnan natin mamaya kung may improvement yung linis natin. Pumiti na siya, oh. Makintab na. Ayan. Medyo maganda na siya. Ngayon, titignan natin. Medyo maano mo na yung bato na maganda. Really sabihin, maganda na yung bato. Nalinis na. Each ang pang bacon busan ng punti. Ganda na siya. Gamit muriatik ang sabon at ang mineral oil mamaya. Tignan na natin kung maganda yung kulay nito. Isa-isa. Tapos punasan, papahiran natin ng mineral oil. Punasan na natin. Hindi ko pa siyang pambabad yung mineral oil, pahit na lang. Tuyo na, nalinis na natin to. Ayan sila, nalinis na siya. Nalinis na yan. Ngayon, papikintabin natin gamit yung mineral oil. Ito po yung mineral oil. Johnson baby oil. So, mineral oil din po ito. Mura lang naman ang mga ganito. Ang pakinis po ito ng mineral stone o gemstone. Ang stone na may mga minerals. So, try nating gamitan ito. Cloth. Ipapalis na lang natin kasi kung ibabad natin ito, kulang yung ano eh. So, polish na lang natin ng oil. Yan. So, pag-polish ng oil, hayaan natin ang oil na yan na matuyo sa katawan niya at magiging makintab na yan after 1 hour na mag-absorb yan ng mineral oil, magiging shiny yung bato. Pwede dito silicone liquid, kaya lang pag nabakbak yung silicone liquid, babalik na naman siya sa dati niyang kulay. So ito naman, i-absorb niya, magiging makintab yung bato. Yan. Gamit itong mineral oil, hayaan natin to ng
kahit 24 hours maganda, pero isang oras pwede na. Gaganda na rin ang kinang niyan. Kasi mga pupunta yung oil diyan sa loob, ano, mag-absorb 'yan. Magiging shiny ang gemstone. So ito po ang ginagamit ng gemstone mineral oil pagkatapos ibabad sa mga muriatic, nitric acid or citric acid, basta asido na malakas. Pwede. Hindi naman masisira ang bato sa acid. Masisira 'yan pag metal. Tunaw 'yan. Kung may halong metal yung ano nyo, yung bato, tunaw. So, yan po siya. Oh. Gumanda siya. So, mineral oil. Mag-absorb yan ng mineral oil. Mag-preserve niya yung mineral oil. Mineral kasi din po yung loob ng ano, bato. Mga minerals yan eh. Kaya mineral oil din gamit natin. Yan, pintab, no? Lalo na pag na-machine to. So, yung pintab to. Pampalis kasi ng mineral o gemstone yung mineral oil. Si minerals din yan, eh. Pinapalis temporary. Kung palis ng machine, palis ng machine, ginagamitan na ng mga liquids. Palis. Yan. Siguro rin ang corundum. Diamond and cut. Pinagat na po sila. Yan. Hayaan mo na yan ng ilang oras. So, after 1 hour, ito na po ang ating nilinis na bato. Yan, napakakinang. Na-crystallize siya. Ito po yung uncut diamond na sinasabi. Hindi pa na-process na diamond. Ito yung mga treasure. So, makinang po talaga siya kapag nag-absorb na siya ng mineral oil. Mas maganda kung isang araw ninyo ibabad sa mineral oil. Kasi papasok talaga yung mag-absorb talaga ng oil, ng mineral oil yung bato. So, napakinis siya at maganda siya. Yan. Nakita niyo maganda. Shiny. Yung dating niya. Kasi shiny ang oil eh, kapag na-absorb niya. Yan. Medyo shiny. Kung tubig, shiny rin. Eh, lang mga, hindi ganun ka shiny kapag hindi pa napalis ng machine eh. Kung napalis ng machine, hindi na maalis yung shiny niyan. Forever, diamond forever ang shiny niya. Ano natin, nalinis natin. Magaganda na siya. Para na siyang tubig. Para ng tubig siya. Tinignan. Para ito isa. Yan. Shiny na yung brutus natin. Gray white siya. Ibig sabihin, napapatunay na isang uri ng diamante o brilliante po yan. Uncut lang. Kita niyo ang ganda ng bato. Kung mga yung mga Japanese. Ito silang lahat. Yan. Gaganda. Mga gemstone na mga uncut. So, hanggang dyan lang po at naipakita natin yung paano linisin. Maraming salamat po sa inyong panonood.